So hi guys, welcome back again to another vlog. Welcome to Arjhen's vlog. So guys, ang tagal na natin hindi nakapag-vlog. So simula nung umuwi ko dito sa Pinas, ngayon na uli ako nakapag-vlog kasi nga parang tinatamad ako na parang gusto ko mag-relax muna, magpahinga. Tsaka hina din kasi ng internet kaya parang nawalan ako ng gana. Tapos ngayon umukay na naman yung internet namin, medyo okay na. So pinaano ko na sa globe. So kaya ngayon medyo umano na yung gana ko sa pag-vlog. So ito yung first vlog ko na nandito na ako sa Pinas. So gusto ko lang i-share sa inyo about dun sa PhilHealth. Kasi pumunta ko last time sa PhilHealth, so hindi ko inaasahan na ganun pala ang mangyayari. Ang laki pa pala ng nababayaran ko kahit nagbayad ako ngayon taon. So, nung nasa Taiwan pa ako, binayaran ko yung PhilHealth ko na isang taon. Kasi akala ko okay na yun, so hindi pa pala. So, ganito pala ang nangyari guys, pumunta kami sa PhilHealth. So, syempre na late na kami ng ano nun, ang oras na kami nakapunta nun. Mga 11 na kami nakarating sa PhilHealth kasi malayo nga ang biyahe namin at saka may inano pa kami, may pinuntahan. So, na-late na kami. So, 11. Pero wala naman silang non-break time. So, pero tuloy-tuloy pa rin. Ano, pero ang hina ng system dito sa Pinas talaga. Iwan ko ba talaga? Ba't ganun? Tsaka, yun na nga. Ang pagpunta namin doon, expect ko na nawala na akong bayaran. Ang pagpunta namin doon, pero hindi pala. So, una noon, pina-check ko doon sa counter kung magkano na baya. Okay na ba yung ano ko, yung bill ko. So, una na-fill up na ako ng form doon sa labas sa guard. At ayun, tinuran ako kung paano, ganyan, punta ako sa ano. Kasi priority lane naman ako kasi gawa ng super buntis, diba? Kaya nasa priority lane tayo. Kaya mabilis lang naman, kahit mabilis, pero mabagal talaga. Diba talaga ang ano sa Taiwan at saka sa Pinas. Pero wala naman tayong magawa dyan. So, ganito pa lang nangyari guys. So, pumunta kami doon, di ba? Pumunta na ako sa counter. Hindi ko inaasahan na ganun pala kalaki ang babayaran ko. Kasi, simula pala na yung parang patakaran nila na kailangan magbayad last 2019. Kung hindi ka nakapagbayad doon, kahit OFW ka ba, or hindi ka man OFW, kailangan mo pa rin bayaran. Yung mga lapses mo simula 2019, kung kailan ata nag-start yung protocol na yun na bayaran na yun. So, kasi kung once din naman na gagamitin mo yung pero tapos may mga lapses ka, kailangan mo pa rin yung magamit. Kung hindi mo yung magbayaran is hindi mo magagamit ang PhilHealth mo. Kaya binayaran ko na lang nung pumunta ako. So, ang mantin natin, nanti ka lang. Check ko muna yung receipt ko. So guys, hindi ko na makita yung list na binigay sa akin. Receipt na talaga to. Meron kasing mga ano dun. Nakasulat kung magkano yung monthly. Wala, hindi ko siya makita. Basta ang binayaran ko lahat noon is 2000. Nag-start pala sila ng November 1 to 2019 to ano 21 year is 300 per month ata yun, basta ano self earning or individual paying yung babayaran. So ang binayaran ko noon umabot ng lahat binayaran ko this ngayong taon kasi noon na, di ba nasa Taiwan pa ako, binayaran ko yung PhilHealth ko ngayong taon 200 monthly lang kasi yun lang kasi nakalagay dun sa online na pinagbayaran ko. So kaya 200 lang ginawa kong ano monthly. So hindi pala. So ngayon 2022 is babayaran na natin is 400 monthly na nagtaas na. Last year daw is 300. So ang binayaran ko lahat-lahat 2009 November 1 to 2019 to ngayong taon binayaran ko siya ng 9,675 ang binayaran ko lahat-lahat sa PhilHealth simula noong 2019. So binayaran ko na siya kasi ayaw ko na pabalik-balik kasi nga malayo dito sa amin. So mahal-mahal pa naman ang pamasahe, so kaya yun binayaran ko na. So para wala ng problema kasi nga syempre para ano din wala na akong iisipin kaya binayaran ko na lang siya. So di ba nakakagulat kasi hindi mo naman siya ginagamit kasi nga yan sa Taiwan naman is magbabayad naman tayo ng healthcare natin diyan
Pero kailangan pa rin natin magbayad dito sa Pinas. Kahit wala tayo. So, parang nagdoble na. So, yun na yun, guys. So, parang advice ko sa inyo, sa mga kapwa-OFW ko na nasa Taiwan. So, mas maigi na bayaran nyo na lang yung mga allowances nyo sa PHILHEALTH para din magamit din ng mga, kung may mga anak kayo or ano. Pero pag dalaga kayo, nakakaano nga, nakakaano ka kasi hindi mo naman sakpa. Siguro kung 60 pataas o yung magulang nyo kasi makakover nyo talaga yon. Pero pagka anong, hindi pa, parang ang ano talaga ng PHILHEALTH, iba talaga sa Taiwan. So, sa Taiwan kasi naman, ikaw pang na hospital, ikaw pang babayaran, di ba? So, ganun na guys ang patakaran ng PHILHEALTH. So, kailangan mo na magbayad ngayon. Start ngayon 2022 is 400 monthly na pagka individual paying ng babayaran mo. Ang tagal namin nakaano nun kasi nga. Ang tagal dito ng process sa Pinas. So, na, di ba, nabanting kami ng 11 doon. So, natapos kami ng halos mag-2:30 na ng hapon. So, gabi na kami nakauwi. Kasi dumaan pa kami sa mall. Namili pa. Tapos, pinaano ko pa yung wifi namin. Pinaayos ko pa. Nagbayad pa ako. So, yun guys. Basta advice ko na lang sa mga OFW na kung ano, bayaran nyo na lang or pabayad nyo na lang sa pamilya nyo dito sa Pinas or ano. Or pwede naman sa EEC kasi doon naman ako nagbayad. Makikita naman nila doon kung nagbayad ka ba o hindi. Yun na yun guys. So, thank you for watching. At sana makakuha kayo ng information about on sa PHILHEALTH. So, kailangan na natin magbayad monthly ngayon pag individual is 400 pesos starting ngayon taon. Tsaka yung mga lapses nyo, pwede naman bayaran yun. Siguro makabayad nga kayo ng 9,000 plus. Siguro kung hindi ko binayaran ngayon taon ng 200, aabot ng 10,000 plus. Kung hindi pa ano. So, yun na yun guys. At sana makatulong. Thank you for watching. Bye-bye.